One, two, three. Thank you, mga nurse. Mga magaganda na yung bait nating nurses. Ito kuya. Paano ko siya detect? At para ibahagi ang kanyang kwento sa atin, makakausap po natin live via Zoom si Andrew Skimmer. Magandang hapon, Andrew. Hi, Andrew. Hi, Andrew. Well, Julius, Ate Tin, magandang hapon po sa inyo. And of course, magandang hapon po sa ating mga viewers. Ano po kay Julius, nung November 1 po, actually, nagkaroon siya ng matindi-tinding asthma attack na nauwi po sa cardiac arrest. Tapos, ayan niya po, from cardiac arrest, nung nagkaroon siya ng consciousness, yun po ang diagnose ng ating mga neurologist sa kanya. Meron po siyang severe hypoxemia. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Skimmer Family Residence sa Bulacan, kung saan atin pong kukumustahin ang kalagayan ni Joromy na kayon po ay nasa home care na. Kung dati po napanood natin siya, nasa St. Luke's pa siya. Ang good news po, siya po ay nakauwi na ng kanilang bahay. Ika, kumustahin po natin siya. Oy, hello. Kumusta? Hi, Andrew, kumusta? Andrew Skimmer. Excited na kami makita si Jor. So ito na ang kwarto ni Jor. Ito na yung kanyang medical room. Tara, pasok tayo. Sako, nag-aano sa feeding. Kumbaga, inaantok na. So, usually, anong oras ang bedtime? Ano yan? Usually, yan, ganitong oras. Pa 9 p.m. at 18. Uh-huh. Inaantok na siya niyan. 8:25 yan. Na, guys. No? Tapos, yan, matutulog. So, what is bedtime like for you and your... Yan, palagi lang yan. Ganyan, bago siya matulog, yung mga short conversation. Oo. Gusto niya yan, yung mga maiksing eye-to-eye contact. Wala, inantok na. Lalim na hikab. Para namin siyang baby dito. Oo. Ayan, hinahanap niya yung boses. Oo. Ano lagi mo sinasabi sa kanya? Love you, mommy. Yun ang palagi kong sinasabi sa kanya. I love you. Lab-lab namin yan. Hindi na mo gustong-gusto niya naririnig yan. Yung salitang, I love you. Parang nakakampante siya. Lalo na nung mayroong point na nag-anxiety siya eh. Yung nanginginig-nginig siya. Noong mga panahon na yun, pagka dinidikit ko yung mukha ko sa ulo mo, tapos maririnig na niya yung, Mommy, it's okay. I love you. Yung pag ganyan, nag-stretch siya yung kasa ng... Strengthen yung lungs niya rin. Ganyan, maya-maya yan, makakatulog na siya. Tsaka makikita mo sa facial reaction niya, very... Ano siya, parang maaliwalas yung mukha niya. Oo. Ayun, parang nakikinig talaga siya. Hi, Chor! You're so beautiful!
Sleepy time. Alam ko minsan pag nangangawit yung leeg niya. Doon sa hospital, for example, nakaupo ako. Tapos, kunwari, nakaganyan siya, nakabalot ng kumot, so siyempre hindi mo nakikita. Tatayo ako niyan, sasabihin ko sa kanya. Mami, are you okay? May gusto ka, no? Kumbaga, parang niya akong tinatawag. Tapos, para akong balisa na gusto ko naman siyang i-check. Tapos, pag tinignan ko na siya noon, tapos tinignan niya ako. Hindi ko alam, pero nararamdaman ko kung ano yung kailangan niya. Tapos, i-check ko na yung position niya noon. Tapos, yun nga, hindi niya gusto yung position niya. Tapos, minsan naman, pag nilapitan ko siya, parang nararamdaman kong may gusto siyang sabihin or meron siyang kailangan or nangangawit siya doon sa pwesto niya, gusto niyang ipabago. Nararamdaman ko palagi. Hindi ko rin masabi. Beyond words, no? Hindi ko rin ma-explain kung bakit. Nasi-sense ko. Lalo na pag magka-eye-to-eye contact kami. Nararamdaman ko kung ano yung gusto niya sabihin most of the time. Sabi ko nga sa kanya nung una pa lang, I will be your voice. Lahat ka ako, mami, nang gusto mong sabihin, lalo na dun sa dalawang bata. Ako muna magsasabi sa kanila. Kasi alam ko kung anong gusto niya sabihin. Alam ko rin kung anong gusto niya. Kaya sinasabi ko, nire-rely ko sa kanila. Pati sa mother niya, sa father niya. I won't even ask you kung ano yung nami-miss mo sa kanya. Siguro, I'd like to ask you kung what are you looking forward to once na gumaling na si Jorge? Actually, kay Julius, gustong-gusto ko siyang makausap na. Kasi best friend ko yan eh. Yung conversations namin, yung miss na miss ko. Nung nagsiselebrate nga lahat, sabi Jerome ng kuya, sabi niya, but, Babs, parang hindi ka masyado masaya. Sabi ko, masaya ako. Ako lang, nangis ko pa rin kasi siya, sabi ko. Kahit, siyempre kayo masaya kayo, hindi naman kayo sanay. No. Kasi ako ka, kung sanay ako nung. Bago kayo matulog, nagkikwentuhan kami. Pag-gising mo sa umaga, kausap ko siya. So sabi ko, kahit kasama ko siya, sabi ko kahit alam ko naman na nangyayari yun, ganun yung future. Nangis ko pa rin yung ganung pagkakataon. So, may araw pa rin na, alam mo yun, kahit masaya, mag-isa ka pa rin. So, yun lang yun. Yun yung look forward ko, yun yung last na promise niya. Yung conversation na yun. I miss that. I miss talking to her. Mayroong may mga times na parang naging indication namin siya na nakakaintindi na po si Ma'am. Nung hinahanap na siya namin siya ng vein, yun niya, ang reaction niya is yung nag-anticipate na siya sa ng pain. Tapos super may ngiwi na sa face niya. Ah. Kahit wala pa po kaming tinutusok. Oh. Sabi namin, Ma'am, wala pa. Oh. So from there, kasi kung hindi po talaga siya nakakaintindihan sa tanong na narinig, natulog na siya ng diretsyo. Oh. But then nung narinig niya, Ma'am, sorry, we have to change your IV site. Nag-react, sir. Ah. Super, ano siya. Oh, yun na yun. Oh. Ayun yung pagkain. Oo. Ah, ito. Yung isa, yung pagkain niyo isa, yung isa. Pagkain din. For flashing. Oh, yung isa, pang flashing naman. Kung baga, after yung feeding niya. Formula niya. Ayan yung food niya. Yes po. Oo. Nakakakain na rin ba siya ng mga regular food? In-advise ako nung nutritionist last time na sundin muna daw namin yung formula. Wag daw muna. Kasi kumbaga itong formula niya, kompleto na daw. Eh. Oh. Ayan o. Oh. Ayan siya. Pag nakita yan o. Nestle. Nestle din. Okay, sa mga nanonood, nagtatrabaho sa Nestle. Alam niya na, Bene Protein. Or baka may gusto mag-sponsor. Baka pwede mag-sponsor ng mga viewers na natin. Oh, sure. Ito naman, for ano yan, yung palabas ng klema. Ito yun. Ito yung ano natin, suction machine natin. Uh-huh. Tapos, meron lang tayo yung nakaprepare palagi na nebulizer niya. Uh-huh. Kasi, kailangan niya every now and then pa rin ininebulize pampalambot ng flame niya sa lungs. Tapos, ito, yung panghugas natin. Ito yung kanyang pang-oral, tsaka pang-trach niya. Yung pang-oral, kasi sinasuction din natin sa bibig. Uh-huh.
So iba yung transaction niya sa bibig, iba yung transaction niya sa tricostomy niya. Yung isa bibig naman, kaya tayo nagsasaction kasi may mga laway na nagbi-build up. Na minsan, sobrang dami. Pag nilunok niya ng isang lunukan, pwedeng bumara sa airway. So para hindi maipon, kinukuha na din natin ang suction. Ano itong kinakabit mo, nurse? Ito yung pagkain niya. Ayan yung food niya. So kakain na siya. Ayan na. Kailan kayo dumating? Nung isang gabi. Uh-huh. Kagabi. Nung isang gabi lang. Ten. Nung isang gabi. 12 lang yun. 2 days ago. Uh-huh. 2 days ago. Talagang pinaghandaan mo na itong bagong lugar niyo, no? Natitirahan. Uh-huh. Actually, mga almost 1 month nung sinabihan ako ng management ng St. Tox na may clearance na. Kaya pwede na kayo lumabas. Kumbaga, may clearance na yung mga doctors. So habang sinasabi nila yun, nagpe-prepare na. Maghahanda ka na. So lumipat na kayo from Manila to Bulacan, dito? Dito. Bakit? Pero nandun pa din yung bahay sa Makati. Hindi pa rin namin iniisip. Bakit yun naisipang lumipat from Makati na malapit lang doon sa hospital? Andito kasi yung family niya eh. Actually, lahat ng family niya nandito. Magsimula sa mother, father, tapos mga tito, tita, mga cousins niya, brother, tsaka sister niya, lahat tiga dito. Advice din sa akin ng mga doctors, mas magiging maganda sa recovery niya kung kasama palagi family. Yung merong siyang maririnig na iba't ibang boses ng family member na nandyan. Kesa doon sa same voices every day lang yung naririnig niya. So kaya nag-decide ako na mahirap yung decision ko na yun kasi nga iniisip ko ang lapit namin sa St. Tox doon sa Makati. Pwede mo actually lakarin In case of emergency. In case of emergency. Nandiyan lang, di ba? Yun nga, humingi rin ako ng advice sa mga doctors natin. Sabi nila, lapit mo sa family. Kailangan niya ng maraming family member. Sabi niya, hindi naman pwedeng ikaw lang. Mas magiging maganda at saka mabilis yung recovery niya kung marami talaga siyang kasama. Buti pumayag yung hospital na i-release siya. E, di ba yung ibang hospital, marami dyan, hino-hostage, ayaw pa kawalat hanggang di nababayaran ng buo. Actually, kaya very thankful talaga ako sa management ng St. Luke's kasi talagang napakiusapan ko sila doon sa PDC nga. Pumayag sila sa post-treated check. I'm very thankful. Kasi alam ko din naman talagang hindi lahat. Yeah. So very thankful ako na kahit papaano na pagbigyan. Kasi Kuya Julius, kung sakasakali, wala talaga akong ibang option. Mag-stay kami na matagal sa hospital, lalaki ng lalaki yung bill namin. Magiging mas imposible siyang bayaran. So yun din yung naging reason ko sa kanila. So hanggat hindi pa siya umaabot ng more than 10M, na medyo kahit papaano, possible pa siyang mabayaran. Kung meron naman ng clearance sa mga doktor, sabi ko sa kanila, let her go na. Buti naman, pumayag sila, no? Sabi ko sa kanila, hindi naman ako tatakbo. Sabi ko, ang dali kong hanapin kung saka-saka. Magkano pa yung iniwan mong utang sa kanila? Actually, nag-issue tayo sa kanila ng mga PDC. So, more or less, wala na tayong iniwan. Kaso, itong mga post-dated checks natin na to, kailangan pa natin ponduhan. Siyempre. Ang may pondo lang dun, for example, yung in-issue ko sa kanila na first na 1M, tsaka yung 12 checks na iniso ko sa kanila, may pondo niya. Pero yung bulk na 4.9, yun, pupondohan ko. Yun yung pinakalast. Oo, pinakalast yun. Oo. So, ang total niyan is how much? Parang 7.1 siya. Marami silang binawas, pati mga doctor's fee. Ang dami nilang talagang, kumbaga, nagbawas ng, may doctor's fee na nagbawas ng 5% sa fee niya, nagbawas ng 10%. May doctor na pumayag na tsaka na lang yung sakay niya, unahin yung mga kaya. Naman, no? Talagang magme-melt yung puso mo. Pinagtulungan talaga siya ng mga tao. I mean, tulong-tulong. Parang nakakatuwa. Everyone is working to keep her well. Hindi masyadong iniisip yung sarili. Yes. Pero na nangyari eh. Parang lahat naki-cooperate doon sa situation. Anong masasabi mo dun sa dami ng mga nag-express ng kanilang pagmamahal? Lalo na sa social media. Like kami, nung pinost namin yung story mo, yung interview sa'yo, outpouring of support ang nabasa namin dun sa mga messages.
Ikaw, ano ang dating nun sa'yo? How do you feel about that? Actually, Kuya Julius, it will melt your heart. Kasi yung makatanggap ka pa lang sa mga kaibigan mo ng totoong suporta, madudurog ang puso mo. Kasi dumaan tayo sa pandemic. Actually, hindi pa nga tapos. So, karamihan ng mga kapatid natin, pati kahit yung mga normal netizens natin, may mga kanya-kanyang problema sa buhay na pinagdadaanan everyday. Oh. So, para maisingit ka nila dun sa everyday issues nila and everyday problem. It's a very, very big deal. Nung unang, di ba nga, nung unang interview ko sa inyo, Kuya Julius, nung after 2 days pa lang, nung grabe yung GCash, yung from 100, 200, pinuno nung ating mga kapatid ng 100,000 within the span of 2 days, hindi ba matutunaw ang puso mo nun? At saka hindi ito, Ate Tin, yung may nagpadala ng 100,000, 200,000, ito yung 10 pesos, 5 pesos, na maya't maya may nagpapadala. Tapos ito nga yung kinikwento ko noon, merong nagpadala ng tulong, nagpadala siya ng 50 pesos. Sabi niya, hinati niya yung kanyang 100 allowance. Ano to? Ayoko sana ikwento kasi ayaw niya talaga magpakilala. Huwag mo na pakilala. MMDA, ano siya, na nagwawali siya sweeper. Sweeper. Okay. So sabi niya, wala siyang family, pero matanda na. Sabi niya, ipipledge daw niya yung 100 everyday na baon niya. Titipirin niya 50 pesos. Papadala niya 50 pesos. Sabi ko, sir, huwag niyo pong gawin yan kasi it's too much. Sabi ko, hindi ko na kayang kunin yan. Sabi ko, kasi dugot powers mong binibigay mo dyan para makuha mo yung 100 pesos allowance mo niyan. Hahatiin mo pa. Anong mabibili mong pagkain sa 50 pesos everyday? So, yun lang yung mga example. Meron pa, Kuya Julius, estudyante naman. Para magkaroon siya ng baon niya, nagtatrabaho siya sa vulcanizing shop. So, ito yung nagpadala ng 5 pesos. Hindi siya isang beses nagpadala. Nagpadala siya parang 20 times. 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 5 pesos. Hanggang sa finally, kinausap ko yung bata. Sabi ko, tol, tama na. Sabi ko, baon mo yan. Sabi niya, hindi, okay lang po. Kasi maganda yung kita ko sa vulcanizing kanina. Doon ko nalaman na natrabaho sa vulcanizing. So, sabi ko, tama na, wag mong gawin yan. Kaya nung sobra-sobra yung pumasok, pinadalang ko ng 2,000 pesos. Tinawagan ako, umiiyak yung bata. Sabi niya, Kuya Andrew, kayo may kailangan ng tulong. Bakit ako pinadala ng 2,000 pesos? Sabi ko, tong, kasi kapampangan eh. Kumbaga yung tong sa kapampangan, parang bunsong lalaking kapatid. Sabi ko, tong, mas kailangan mo ngayon yan. Sabi ko, kasi si ate mo okay naman na. Sabi ko, yung 2,000 yan, kasi pumapasok sa school, pandagdag mo sa baon mo kung meron kang kailangan bilhin yan. Tuwan-tuwa yung bata. So, ito yung for the past almost 1 year na everyday experiences namin. Lalo na ako yung everyday life ko. Yung nakaka-interact ko yung mga lahat ng taong nagpapadala. At saka Kuya Julius, matutuwa ka kasi, hindi lang sila nagpapadala ng tulong financially. Nagdadasal itong mga to. Nagdadasal, mag-iiwan niya ng mga module of messages na pag binasa mo ng buo, it will melt your heart. Talagang hindi ito yung, okay, God bless, pasensya na, yan lang. Hindi. Ito yung mga, pasensya na po, ito lang yung nakayanan ko, napanood ko po yung ganito. Sana po, nagdadasal po ako na ganito, ganyan, ganyan, na ganito, ganyan, na sana maging okay ang buhay nyo, yung mga anak nyo po, sana po ganito. Sana po pagdating ng panahon, makita ko po yung asawa nyo. So yung mga ganong klase ng messages. Kaya nga Kuya Julius, nung gumawa ko ng thank you messages, thank you message para sa ating mga netizen, sabi ko sa kanila, kung hindi dahil sa kanila, baka hindi ko na-survive emotionally and mentally. Kasi nung mga few months ago, nasa andun ako sa breaking point na eh. Kumbaga, siyempre, pag ang tao mahal mo, itatawid mo yan eh. Kaso, darating ka doon sa breaking point nung physical body mo. So, pag yung physical body mo na doon sa breaking point, itatawid ng mental, ano mo yan eh. Mental will mo yan eh. So, yung willpower na yung galing sa kanila yun.
kung wala sila? Ay, naku, Kuya Julius. Ano sa tingin mong ginawa mo? Malaking, malaki siguro. Hindi siguro ganito ka-successful. Ah. Hindi ganito. Iba siguro. Kaya nga, sabi ko, aside from God... Kasi hindi naman pwedeng dalawa kayong mahina. Hindi. One has to be strong, di ba? Exactly. Habang mahina yung isa. And those messages help you to be strong. Oo. Grabe. Grabe. At saka, yung everyday na nakakausap ko yung mga taong yun, marirealize pa na hindi lang ikaw ang dumadaan sa mga ganitong klase na situation. Meron pang mga ibang taong mas grabe yung situation sa'yo. But despite their situation, they're reaching out to help. So mapapatunayan mong buhay na buhay yung puso ng tao. Buhay na buhay ang puso ng Pilipino. Nakakatuwa. Pag nanumbalik na sa normal si Jorom yan, dahil mo maikikwento sa kanya. Ay, just totoo. Ang dami namin conversation. Sa kanya minsan, pag yung dalawa lang magkasama. Palagi ko yung kinikwento sa akin niya kung gano'ng kadaming taong Can you imagine nung pinost ko yung video niya, sa sobrang gigil ng taong makita yung update sa kanya, parang overnight, nag 1 million views yung video overnight, niya. Overnight? Wow. Kaya nga sabi ko, mami, excited yung mga tao makita ka. Sabi ko, nakakatuwa. So, hanggang ngayon ba tumutulong pa rin sila? Nagbibigay pa rin sila ng tulong financially? Oo, dire-diretso pa rin. Yung pa, 5 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Dire-diretso. Minsan, ikaw, ako na talaga yung nahihiya. Kasi minsan yung mga nagpapadala, sila pa rin yung mga nagpapadala noon. Sila pa din. Kumbaga yung mga nag-pledge noon, ginagawa talaga nila kung ano yung pinangako nila. Yung mga nag-pledge ng, Kuya Andrew, promise, itong 50 pesos na to, habang buhay na sa'yo. Ganun. They're trying to do it talaga. Anong pakiramdam mo? Paano may de-describe yun, yung emotions that you feel? Actually, it's indescribable. It's very fulfilling. It's very fulfilling. Masaya. Masarap sa pakiramdam. Tulad nga nung sabi ko kanina, yung maramdaman mo pa lang yung support at saka pagmamahal galing sa pamilya, malaking bagay na. Ano pa yung maramdaman mo yung pagmamahal tsaka suporta ng buong Pilipinas? Can you imagine that? Kumbaga, nayayakap ka ng lahat ng tao. Minsan, hindi ka naman nila kaano-ano. Hindi ka naman nila kaano-ano. You are not related to them by blood, but still, they want to hug you. Ay, Kuya Julius, naglalakad ako sa SM. Dito sa Marilao kasi nga, tumitingin kami ng mga equipment na ginagamit sa kanya. Siyempre, sa SM Mall yan, takip na takip ang mukha mo. Eh, naka-eyeglasses pa ako, most of the time nakakap ako. Mayroong matandang babae na kasalubo ko, nakilala ako. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa kamay. Sabi niya, iho, kilala kita. Tapos, suminto siyang ganun, hinawakan niya ulit yung isa kong kamay ng mahigpit. Tapos, tignan niya ako, sabi niya, kamusta na yung asawa mo? Tapos, sabi niya, pwede ba kitang yakapin, anak? Sabi ko, sige mother, sabi ko, okay lang po. Tapos yung yakap, yung hindi yung yakap ng fan, yung ganun maramdaman. Yung yakap na, alika rito. May pagmamahal. It's okay. And concern. Yung ganun. So, kikilabutan ka kasi ito yung affection ng taong hindi mo kilala. Pero concern sa'yo. And for me, it's a very, very big deal. Kasi nga, di ba kinikwento ko, lumaki akong walang parents, sumakang brothers and sisters. 10 years old ako namatay si mother. Really? So, kaya pag nakakaramdam ako ng ganyan, nabibigyan ako ng lakas talaga. Kaya big deal sa akin. Kaya malaking pasasalamat ko talaga sa kanilang lahat. More or less, na-accounting mo ba kung gano'ng kalaki yun na itulong ng mga netizens sa'yo? Siguro, Kuya Julius, umabot sa 1.5 lahat. Lahat-lahat na? Oo. Pero kalat naman yun eh, kasi ang daming GCash na pinaglagyanan. Yes, yes. Pero kung, kumbaga, ito total mo sa lahat, abot siya ng 1.5. Pag ni-round off ko, 1.5. Ganun kalaki. Ito yung 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos na non-stop. Umabot siya. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Dire-diretso, meron. Meron pa nga nakakatuwa. Kuya Andrew, meron pa bang pulled module si Ate Joyce? Gusto na namin magpadala. So aside from may mga nagpapadala ng mga medicines. Pagkain meron din. Wala naman. Pagkain, nung nasa hospital, palagi Kuya Julius. Kaya nga nanaba kami. Maya't maya, may mga nagpapadala ng food, lalo doon sa mga kids. Grabe, no? Are you convinced, Andrew, na yung nangyari sa inyo is a miracle of God? Kuya Julius, oo. Sabi ko nga eh, kung sakasakaling dumating na yung panahon na makapaglakad at makapagsalita, ang dami niyang papatunayan sa tao.
ang dami niyang taong gigisingin. She's a walking miracle. Ngayon pa lang, she's already a miracle. Noong una pa lang, hindi nga naniniwala yung mga neurologist natin na she will wake up. Mm-hmm. Yung damage na nangyari sa brain niya. Okay. Sa tagal, nang walang oxygen naman. Hindi sila kumpiyansa nung una na gigising siya. Kaya nung gumising siya, sabi ng mga doctors, wow, that's a miracle. Mm-hmm. Miracle talaga. Every day, yung mga nangyayari sa kanya, yung mga complications na kumapit sa kanya, mga severe lahat yun, pneumonia. Nung nagka-UTI siya, yung UTI niya, ibang klase. Kasi ang normal UTI ng tao is mataas na yung 90 kinds of bacteria. Mm-hmm. Yung sa kanya, 900 kinds of bacteria. Tapos lahat resistant sa antibiotic. Uh-huh. Yung 900 bacterias na yun. Nalampasan niya yun? Nalampasan niya. Yung pneumonia, nakita namin yung pneumonia, pa-collapse na yung left lung niya. Punong-punong-punong-punong-puno na ng fluid. Can you imagine that miracle? So, yung timing na kung hindi pa naagapan within, kumbaga parang days, pwede niyang Parang from the very start naman na nangyari ito, meron ng miracles na nangyari, miracle diba? Kaya Julius, talaga nung kwento ko noon, nung sinugod ko siya sa St. Tux, walang dumadaang sasakyan doon sa Harvard Street na yun. Pero nung madaling araw na yun, 4 a.m., merong taxing nandun sa tapat namin. At yun nga yung nagsakay sa inyo, papunta sa ospital. Mm-mm. Nandoon siya. Hindi siya nagdalawang isip? Hindi. Actually, hindi ko nga sinabi kung saan pupunta. Dinala niya ako sa St. Luke's. Sabi lang niya, sir, sa St. Luke's tayo, pinakamalapit. Kasi one month siya sa ICU, tapos less than a month siya sa NCCU. So, almost 2 months bago siya gumising, nagkaroon ng consciousness. Tapos nung gumising siya, anong naramdaman mo nun? Overflowing yung emotion ko. Kumbaga, ang unang-unang reaction ko talaga, thank you. I know. But still, thank you. Thank you. Kasi, kaya naging emotional ako nung Kuya Julius. Lahat, wala nang naniniwala. Kaya nga kinikwento ko nun, yung pati mga friends namin, sinasabi sa akin, ano daw ginagawa ko. Bakit, kumbaga, bulag daw ako sa... Diba? May mga ganun na. Sabi ko, I don't think so. Sabi ko. Kumbaga sinasabi nila na sumuko ka na. Oo. Kumbaga, hopeless battle. Oo. Yun ang sinasabi ng friends mo. Sabi ko, hindi naman kayo finals eh. Sabi ko, ang hinihintay kong marinig yung... is siya. Sabi ko, may boss ako sa taas eh. Yun yung hinihintay ko. Yung decision niya. Eh kung desisyon niyan talagang ganun, wala akong magagawa. Eh kaso desisyon niyang buhayin yung tao eh. So may purpose pa siya. Yeah. Di ba? And during that time, that was the time na walang-wala ka pa eh, no? Wala pang direction kung anong gagawin ninyo. Kumbaga para kang naglalakad sa dilimag ka pa rin eh, no? Kumbaga para kang naka-blindfolded at the same time walang ilaw yung nilalakaran mo. Kumakapaka-paka pa lang. But still, you need to move forward. Kailan dumating yung point na parang you were in the brink of parang confusion kung tutuloy niyo pa ba yung ganito o hindi na, meron bang ganun? Wala, actually hindi naman dumating sa akin yung depression na sinasabi nila. Hindi naman. Ano talaga ako kaya Julius? Naka-intact yung ano ko. Sabi ko nga nun eh, kahit kaila Kuya OG. Sabi ko kay Kuya OG, Kuya OG, para akong kabayong may nakatakip dito. Sabi ko, wala akong naririnig, wala akong nakikita, ito lang ako. Ito lang ako. Siya lang yung nakikita ko, yung ilaw na konting-konti na pinapakita niya sa akin. Yun lang yung sinusundan ko. Tapos habang sinusundan mo yung maliit na ilaw na yun, dahan-dahan naman siyang lumalaki. Dahan-dahan siyang lumalaki. Hanggang sa eventually, maliwanag na maliwanag na yun nila. So there was never a point na parang tama yata yung mga kaibigan ko. No. Parang, wala talagang ganun. Na kaya? Walang ganun. Wala. Alam nila yan kung mapapanood nila to. Actually, nag-pause ako. Ang plano ko lang talaga, ito ang kinikwento ko noon, gusto ko lang i-document sa TikTok. Kasi mahilig siya mag-TikTok. Ay, vision niya yan, mag-TikTok talaga sa trabaho niya, mag-TikTok. Sumasayaw? Kung ano-ano, nagluluto siya, nag-DIY siya sa TikTok. Gumagawa siya ng mga kung ano-ano, mahilig siya sa gano'n. So sabi ko, gusto kong i-document yung lahat ng mangyayari sa kanya. Anong nangyayari dito?
Oh, ayan. Bakit siya? Ano? Oh, inaantok na siya pag ganyan. Kasi nakita ko lang yun. Tapos yan, kaya yan. Ano gusto niya yung naririnig niya pag ganyan. Ah, natutuwa siya. Buhay na buhay yung mata niya. Kung makakapagsalita lang siya. Makikibanter na sa atin si Jor. Eh, mahilig daw sa TikTok eh. Baka tantahan tayo nito pag... Diba? Sobrang ano niya, ang hilig niya talaga mag-TikTok. Kaya so ang initial ang purpose mo lang talaga is to make her happy, no? Na ganito, i-post mo, i-update mo 'yung mga tao. Para kung sakaling dumating 'yung panahon na okay na siya, mapapanood niya na ito 'yung mga nangyari sa iyo, mami. Ito 'yung mga na-experience mo na hindi mo alam or hindi ka pa conscious while it's happening around you. So para alam niya, aware siya. Tapos, ayun niya, hanggang sa, siyempre, nag-start ng merong isa, dalawang nagsabi na, Drew, sabi niya, nagtanong muna yan sa comment, paano mo nasusurvive? Anong source of income? Yung mga ganyan. Kasi, nakita ka namin, palagi ka nakababad sa hospital, yung mga kids mo nandiyan. So, doon nag-start yung mga simple questions na gano'n ng mga kapatid natin. Uh-huh. Tapos hanggang sa may isang taong, may GCash ka ba? At that time, wala akong GCash. Ang GCash ko, yung GCash niya. Uh-huh. Siya lang yung may GCash. So, sabi ko, wala po akong GCash. Sabi ko, siya po, meron siyang GCash. So, may isang nag-comment na, Andrew, mag-post ka ng GCash. Uh-huh. Sabi niya sa TikTok page niya, sabi niya, kasi hindi mo masabi, may mga kapatid tayo na gustong tumulong kahit sa maliit na paraan. Yan. Andrew, bago kami magpaalam, nais ko lamang ipaabot sa iyo yung mga itinulong ng ating mga netizens sa pamamagitan ng Super Thanks. Umabot sa $334.79 ang kanilang itinulong sa iyo. At ito ngayon, ni-round off na natin. So, i-convert natin yan, mga 19K yan, ginawa na natin 20K. Thank you. Ayan, galing sa mga kababayan natin from all over the world. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Ito naman ay galing sa aming pamilya. Ay, thank you. Konting tulong thank you. Para sa inyong pamilya. Thank you. At sa paggaling ni Jeremy. Uy, thank you so much, ha. Thank you. Thank you, Kai Julius. And most of all, ang pinaka-importante sa lahat ay ang panalangin. Pagdasal ho natin sila, ha. Pagdasal natin sila lagi na sana po ay gumaling si Jeremy at magkaroon ng malakas na pangatawan si Andrew sa laban na ito. Thank you po. And faith that is strong. Yes. At doon sa mga gusto pang tumulong, meron tayong GCash, di ba? Yes, open pa rin ang GCash account ni Andrew. Ayan, makikita niyo po yan sa captions down below. At doon naman sa mga gustong mag-donate through SuperText, pwede rin po kayo mag-donate. I-click niyo lang po yung heart button sa ilalim ng video. At pwede rin kayong sundan sa inyong YouTube channel. Yes, opo. Yes, thank you. Thank you very much. Uh-huh. Guys, please follow our channel sa YouTube, yung aming The Shimmers channel. Uh-huh. At pwede rin sila mag-super text to, no? Pwede rin kayo magpadala ng inyong mga donation sa kanila through super text. Yan. Thank you, Andrew. Thank you. Good luck sa inyo. Thank you very much. God is good. Thank you. Yes. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.